Hi guys, so we are back for another episode of cooking, and this time we're gonna make something that is easy. We're gonna make beef sinigang ribs. This is an easy recipe that we always make. So this dish is very easy and there's very minimal ingredients to prepare para sa dish na ito. So sa dish na ito, this is our ingredients. We have, of course, the meat, which is we're gonna use the beef ribs. And then for vegetables, we're just gonna have onion, tomato, spinach, and beans, green beans. Normally, we will use kangkong or sitaw, other vegetable from the Philippines, but because this is the only ingredients that are accessible for us, we're gonna use the green beans and the spinach. So, let's go! So, bali ang una kong gagawin is I'm gonna boil the ribs or the meat. Palalambutin muna natin siya hanggang sa maging tender yung meat niya. So, we're gonna boil this until it's tender. So, pag umulo, chicken natin and then tatanggalin natin kung may mga impurities, pero mukhang malinis eh kasi hinugasan ko na to kanina. So for now, palalambutin lang natin siya ng kaunti pa, and then umpisa natin ihalo yung mga vegetables saka yung ibang ingredients. Alimutan ko sabihin kanina, kailangan din natin ng pampaasim, which is yung normal is yung sampalok ang ginagamit, or yung iba ginagamit nila ito, pero ito gagamitin natin ngayon. Pero sa Pilipinas, sometimes gumagamit sila ng totoong sampalok or kamyas, or sometimes kalamansi, or anything na sour, pwede mong gamitin pampaasim. So, but for now, we're gonna use the sinigang. Oh, nandiyan na pala kayo. So, I think malambot na tong ating pinapalambutan na karne, because kung makikita nyo, nag-i-slide na siya sa buto. Wala akong panghawak eh, pero mag-i-slide na yan. See? Pwede ko nang hugutin yung buto na yan. So at this point, pwede na natin idagdag ang kamatis. Inaiwan, sayang. Tapos ng kamatis, nagyan natin ng mga kalahati lang nung onion. Bakit kalahati lang? Kasi gusto ko medyo may malutong sa yung paghinango natin sa mamaya. So, haluin natin lang siya ngayon. Ng ating sandok. Ang ating may bagong sandok. At medyo haluin lang natin. Para lang sumama na yung flavor ng mga kamatis at ating onion. Sa point na to rin, gusto ko tinitimplahan siya ng isa sa mga paborito mong ingredient. Yung sabi rito, yan o, patis. Yan ang sabi dyan, patis. So, tingnan lang natin siya ng patis. Siguro mga ganyan lang. Mga 1 tablespoon lang siguro yun. So, hintayin natin siya kumulo ulit. Tapos pag kumulo, hahalo na natin to. So, balik natin yung takip, mainit. Yung kakalimutan gumamit ng pot holder, takpan, then hintayin nyo ulit kumulo, and then lahalin natin yung sinigang mix. Okay, at this point, pwede na natin ilagay yung ating sour ingredient, which is yung sampalok mix. So, usually sa gantong kadami, one pack ang ilalagay namin. So, pero kung mas marami pa yung niluluto nyo, dagdagan nyo na lang. Haluin lang natin siya. Nga pala, kung meron kayong gulay na matigas, which is yung mga labanos, or gabi, or yung sitaw. Sitaw. At actually, maski sa huli na yun. Pero yung usually gabi and ano po ba yung iba? Not that gabi.
Usually yung gabi or what do you call that in English? The gabi? Taro? Yeah, it's like taro. Taro root. Smaller. Taro root. So we add, actually, I know the other one. It's the labanos. What do you call it? Radish. Radish. I'm blanking out. Okay, so if you put radish or taro, you gotta put that. Medyo mas maaga kasi medyo matagal lumambot yun. Pero kung ang lalagay nyo lang is katulad nun sa hug namin ngayon, which is beans and spinach, pwede nyo nang at the end ilagay nyo pag paluto na. Saka nyo siya isama kasi para hindi masyadong malabog or lumambot yung vegetables. So, yan. Kaunting kulo na lang and then tapos na yan. Ready na? Opo. Okay. So, at this point, pwede na natin ihalo ang ating mga vegetables. So, yung natira ko kaninang onion, hahalo ko na siya. Hahalo ko na yan. Pero, pwede rin natin, gusto nyo makasigurado, tignan yung soup niya, kung kailangan nyo ng alat. Pero most of the time, okay na yan eh. Tama na yan. Kung gusto niyo mas malat, dagdagan niyo ng patis or pero ingat kayo kasi yung sinigang mix medyo maalat yun. Kaya lagyan niyo muna ng sinigang mix before niyo timplahan ng pampaalat. So, una natin yung green beans. And then, isama na din natin yung spinach kasi madali namang maluto itong spinach. Itong green beans, madali lang din maluto yan. So, hindi lang natin siya. So, pretty much tapos na yung soup natin na yun. So, ihahain na lang natin yung once na maluto na yung gulay, pwede na tayong lumamon. Lamon talaga. Hindi kumain. So, that's it. That's how easy it is to make sinigang. Hindi kailangan komplikado. So, tapan natin para mag-steam and maluto yung gulay.